Good news naman ay, ito hindi lumabas sa balita. Okay. Pero nalaman ko dahil parte ako dun sa foundation na tinutulungan kami yung Child House. Okay. Naalala po, nung Juicy Days pa. Ito yung mga batang may cancer. Yes. Nung Juicy Days, di ba, parang nag-tweet ako kay Sarah na may batang idol na idol siya. Ngayon, tagal na nun, bumisita siya na walang camera, duwating na lang siya. Hindi man lang siya nag-reply sa akin or anything. Recently, yung kid na favorite namin, parang tatlong beses na bumalik yung cancer niya. Oh, God. Si Sarah daw, pumunta na naman doon na walang kasama para bisitahin yung bata. Tapos kinantahan ata niya. So parang big thing na, alam mo, parang dalawang linggo na, wala naman tayong nakitang lumabas na ganyan. Kahit na ano, mga chismis na lumalabas sa kanya masama, hindi niya kailangan ilabas yung mabubuti niyang ginagawa. Hindi siya yung klase ng tao na kapag ka nagbigay ang kanan, alam ng kaliwa. Oh, oh, oh. Hindi pinagmamakaingay. Yun ang tulong na nanggagaling sa puso talaga. Oh, oh, hindi sa kamay lang. Oo, oh, tsaka ang nagsabi pa sa akin yung mga bantay, sabi ko, oh, parang sino nang bumisita? Ang ina-expect ko yung mga relatives. Ang sinabi nilang pangalan ay si Ma'am Sarah bumisita na kaagad. You know, Divine, nakaka-touch siya na kasi talaga iilan lamang ang mga artista na ginagamit ang kanilang popularidad at influensya para yung talagang may sinseridad sa pagtulong sa iba. Yung iba naman kasi alam natin na, sorry. Tinatawag sa mga network. Mamayang alas tres, nandun ako sa ganito. Mamimigay ako ng chorba. Nung pala sa manan loob lang ay bibigyan. Iilan lang sila. Kasi andyan si Sarah, nandiyan si Juday. Yes, Juday ganun din. Wala silang, as a matter of fact, they shy away from all forms of publicity pagdating sa kanilang pagkakawak-kawak. Sa alam mo, may wish sana ako na sana gamitin din ng mga binigyan ng napakalaking biyaya ng Panginoon, ng mga celebrities, mga media personalities na gamitin ang kanilang influensya para makatulong sa ikagaganda ng kalagayan ng kamangha-mamangha. Alam mo, Direk, sa mundo naman ng basketball, ang talagang mapupuri mo sa ganitong pagkakataon, si Senator Robert Jaworski. Kahit sinong fan ng Ginebra, kahit sinong matanda ng fan pa noon ng Meralco at ng Toyota, pupuntahan ni Senator Jaworski, may dala siyang bola na pirmado niya, may jacket na ang jersey niya number 7. Walang kahirap-hirap. Napakabukal ng puso. Kasi sa mga taong ganyan na parang gusto lang nila makita yung idolo nila, napaka yung importante sa kanila yun, yung bolang may signature, yung kanyang bag lang yan na merong kiss mark. Ibang klase si Senator Robert Jaworski talaga. Hindi ka mahirapan mag-imbita sa kanya. Through Tito Riley De Leon yun, ha? Best friend. Tapos kay Tito Sunny, kahit dumirekta ka, pupunta siya. Hanapan niya ng panahon. So, going back to Sarah, no, can you imagine itong akala mong napakasimpleng batang ito is napakaginigto ng puso. That's why she has all the blessings in the world. Kahit sa kabila ng mga issue lumalabas tungkol sa kanya at sa mami niya, heto pa rin siya nakatayo. Talaga yung mga blessings. Ito nagtatayo sa kanya. Sa manay, napaka-bless niya kasi nakita mo naman yung mga bata talaga dun sa Child House. Talagang pinagdadasal siya. Angel. Tama. Si Lord, hindi natutulog yan. Yes, hindi yung business. Nakikita yan talaga ng mga fans. Kaya lalo dumadami yung fans niya kasi sincere siya sa mga fans. Hindi pakitang tao. Correct. Yun yun. Thank you, sir.